wala ka bang access sa computer or laptop at kailangan mong gumawa ng resume at tanging mobile phone lang ang meron ka ngayon? So sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng resume gamit ang ating cellphone. Hello everyone, my name is Marielle and welcome to my channel. So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano makakagawa tayo ng resume gamit lamang ang ating cellphone. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips at tutorials na pwede natin magamit at pwede nating matutunan. So, let's start! So, ang una, pumunta tayo sa ating Play Store. Then, i-search natin ang app na Canva. So, i-search lang natin dito, Canva, then install. So, in this video, we will be using the Canva app para gumawa ng resume. So, kailangan lang natin hintayin na ma-download completely yung app. Then after that, pwede nyo nang i-open. Then pag na-open na, mag-login lang tayo. So for this one, I choose Facebook account para makalagin. Hindi mo na kailangan mag-sign up pa sa application na ito. So after tayo makalagin, mapupunta tayo sa dashboard ng application. From there, pwede kang gumawa ng iba't ibang bagay tulad ng Instagram post, poster, logos, invitations, flyers, at marami pang iba. So for today's video ay gagawa tayo ng resume. So i-type lang natin dito resume at lalabas dito yung mga iba't ibang resume template na meron sila. Meron silang resume lang, minimalist resume, high school resume, scholarship resume, professional resume, photo resume, academic resume, at iba pa. So ngayon, ang gagamitin natin ay ang professional resume. After clicking that, lalabas ang iba't ibang template sa Canva. So, nandito yung iba't ibang template. Meron ditong mga template na for free. So, ito yung gagamitin natin para makagawa tayo ng resume na walang binabayaran. So, ito yung pipiliin ko. So, ayan. Para i-edit yung ating name, i-edit lang natin yung text na gusto nating palitan. And once na i-click natin yung pangalan, pwede na nating palitan yung ating name na gusto nating ilagay. So, ayan. After that, palitan natin yung ating course na natapos. So, i-click lang natin to, and then, ayan. Para mapalitan naman yung picture na nakalagay dito, then i-click nyo lang yung picture na ito. Then, mapupunta tayo sa ating gallery. Pipili lang tayo ng picture na gusto natin. And then, automatic na yan na mapapalitan ang template sa resume. After that, i-click lang natin ang other fields na gusto nating i-edit at ang nais nating ayusin. So, after completing our resume, i-save na natin ang document. I-click lang natin tong button na nasa right side sa taas para ma-save ang file. So, meron ditong iba't ibang format. Meron ditong PNG, JPEG, PDF, and print. Then, i-click lang natin tong download. So, hintayin lang natin na mag-load yung ating ginawang resume. So, ayan.
So try natin i-download sa ibang format like PDF. Ito, i-click lang natin, then i-download. So ayan, para makita yung downloaded file, pumunta tayo sa gallery at hanapin ang ating file na nakasave kanina. So ayan, eto na ang magiging itsura ng ating resume in JPEG format. And para naman sa PDF format, pumunta lang tayo sa file manager, then i-click natin tong download. So i-open lang natin para makita natin ang PDF na resume. So yan na, nakagawa na tayo ng resume in PDF format. So pwede na natin itong i-send file, download, and to print. I hope nakatulong ang video na ito at sana makagawa na kayo ng resume kahit walang laptop or computer. Gamit lang ang ating cellphone. So dyan na lang po nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan kayo. So kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. See you in my next video. Thank you for watching. God bless and bye-bye!